or sobrang lagged, mabigat yung software. Actually, maganda na siya ngayon. Wala na yung mga ganun. So, hindi nyo na yung poproblemahin. And as for Sir Pauline, na sinabi na update, this will be our project for next month siguro. And tuloy-tuloy ito. So, kung hindi kayo magtatrabaho sa 3DR, most probably, wala kayong tatrabahuin dito. Kasi, puro 3DR yung mag-open next na mga tabs natin. So, pa-update ako ng inyong software. Ito yon, sinan ko na dito. And then, ito yung tab natin, 2202. Okay, meron tayong 6,000 maps. 2203, meron lang tayong 300 maps. Probably, those are big buildings. Okay, and ito yung itsura ng ating project ngayon. So, excuse, for this, yung yes? Patch, nasa trash? Yung patch na binigay mo, nasa trash? Nasa trash na? Nag-init mo ata, o. Wait. Po tayo. Hindi, kay Sir Pauline yun eh. So, reason ko lang, try nyo. Yeah. Ayan. Okay na? Okay na. Okay. So, yan yung update natin. Iba pala to, sorry. Mali yung nasan ko nung una. So, again, ito yung itsura ng mapa natin. Meron tayong rules which is 5 pixel error to fix. Okay, meron tayong allowance. We have a 5 pixel allowance. So, pwede natin, hindi tayo kailangan na ganun ka-strict para sa tab na to. Okay? So, for this, hindi ko na rin naman siguro kailangan pang sa inyo yung ating project, 3D matching, still 3D matching. Okay, pero gagamit na tayo ngayon ng bagong software. Merong changes sa mga tools natin dito, may mga add-ons. So later on, ituturo ko sa inyo yung ibang parts nun. Then yung iba, kung hindi ko maituro sa inyo, kayo na lang mismo mag-venture para sa software natin. So first, again, we have a 5 pixel error to fix. Okay, meron tayo 5 pixel allowance para sa mga mapa na to. And not like sa regular 3D mapping natin, na once na pag nag-drag tayo ng 3D, mag-a-adjust yung bahay dito sa right frame, hindi ganun dito sa 3DR matching. Okay? So, pag nag-drag tayo ng 3D, yung bahay dito sa right frame, ganun pa rin siya. Naka-steady pa rin siya kung saan siyang part lumutang. So, now, we have to select this label, tapos i-adjust lang natin yan patungo sa roof itself. Okay? And then, yung mga layers, make sure to capture for those. Okay? And then, right after, we have to use Alt para i-adjust. Ganun pa rin naman yan. And capture natin tong part na to. And guys, isa pa pala, sa iba sa inyo, alam ko meron dito eh, marami tayo mga kasamang ganun. Yung iba, kahit hindi nila target building, kina-capture nila. Guys, please, iwasan natin yun. Kung hindi niyo target building, huwag niyong ika-capture kahit nasa loob pa yan ng green na line na to. Kasi para yan sa kapitbahay. Napakagahaman naman natin in that sense. Kasi yung mangyayari niya, mauubos na. Ha? Kakay moral. Yes. Yung mangyayari niya, yung mga kasama natin, mawawalan sila ng features na gagawin. Eh, alam naman natin, binabayaran tayo dito through features, right? So, hindi naman pwede yun. Yung mapa ng kapitbahay natin, kinagaw natin, tapos mali pa yung pagkakalabel natin, kasi papasa natin, yung kasama natin na iba is wala nang magagawa, di ba? And then, tatagal lang tayo. Kasi kung pwede lang din naman, isang building lang din naman yung nasa mapa ninyo, label na na lang yun, pasa nyo, kuha kayo ng bago. Hindi na natin kailangan i-capture yung iba. And then, isa pa, kapag for example, natabunan yung bahay ng mga puno, we can still use the flip view para i-label yan. Like for example, this part right here, as you can see, yung bahay niyan, natabunan ng puno. Pero dito sa right frame natin, is visible yung bahay. Okay, so all we need to do is to click this tool, which is flip view. Wala siyang shortcut. So we have to click that, and as you can see, magpapalit yung dalawang image na yan. Yung nasa right frame kanina, mapupunta sa left frame. So now, we can label that building. So that is just an example.
Okay? Same goes sa iba. Pagkatapos natin yan, right after we do that, make sure to click reset main view. Okay? Kasi minsan, nakakalimutan natin i-reset yan. Pag pinasa nyo yan, pagpunta nyo sa reviewer side, kung ano yung main view nyo, yan yung mapupunta sa kanila. So let us make sure na reset main view and check natin yung main view kung accurate yung pagkakalabel ng bahay. Okay? And yung benchmark pala natin dito is 60 seconds per layer. So sobrang laki nun. As we all know, lahat naman siguro tayo dito may experience sa 3D matching, right? As we all know, 60 seconds is too long na para gumawa tayo ng isang label. Right? So medyo may kalakihan yung ano natin dito. Makukuha natin kung maganda lang yung gawa natin. So for this map, okay na yan. Sabihin na natin. Tayong bago. Any questions? Gusto niyo magtanong? Pwede naman kayo magtanong for now. May tanong kayo. Guys, kung match lang din naman pala yung bahay, no need to do multi-layer na lang for them para mas mabilis tayo, para mas matapos natin to. Kasi parang nasa testing phase pa lang tong tab na to. Right after na to, alam ko meron mga pending na tabs na 3D matching na mas malaki compared dito. So, doon tayo magbabanat. Okay? Okay, payan pala ako. And then, isa pa pala guys, huwag niyong i-big screen or huwag niyong i-maximize yung screen niyo. Kasi kapag nag-maximize kayo ng screen niyo, usually, yung label niya yan is nawawala-wala eh. Like, example, ganyan. Nagpa-flash. Okay? So, para maiwasan yung ganyan, i-max, minimize nyo lang yung inyong screen. Okay? Kahit mag-double pa kaya ko ng IDs dito, dalawa, tatlong IDs kakayanin ata kasi medyo mas magaan na yung software natin not compared sa last time nung gumawa tayo ng project na ganito, medyo mas mabigat, isang ID lang magagamit natin. Ngayon, makakapag-multiple IDs na tayo. Basta huwag nyo lang i-maximize. Okay? And for this, label nyo lang as like that. Drag 3D. And then, isa pa pala guys, kung saan papunta yung 3D ng kapitbahay, dun din dapat papunta yung 3D nyo. Marami kaming nakikita na, for example, yung 3D papunta ditong kaliwa, yung 3D ng iba, papuntang kanan. Hindi naman siguro pwede yon. Okay? Let us make sure yung 3D ninyo guys is accurate. Kung saan papunta yung mga kapitbahay natin, sundin na lang natin yon. Okay? And after this area, using H tool, merge group. Don't forget to group. Okay? Don't forget to group. Yung mga maliliit na to, hindi naman ito magsa-small area kasi 3D matching na to. So, that is okay to capture na rin. For that, just click Control T to check if there's any topology errors. And then you can submit your map. Guys, yung iba pala, isa pa pala sa 3D matching proof, matching project natin ng problema, is yung nagkakaroon tayo ng sync context. Right? Kapag nagpapasa tayo ng mapa, nagkakaroon tayo ng sync context. Yeah? Tapos kahit anong sync natin, hindi nasasubmit yung map. Dito sa 3D matching, 3D roof matching natin, hindi pinapakita ng system kung asan yung errors. Okay? So like for example, yung bahay ninyo, na-label ninyo, and then, yung 3D niyan is naka-overlap sa 3D ng kapitbahay. Or mali yung pagkakasnap ninyo. Most likely, hindi yan ipapakita ng system kagaya nung sa regular 3D matching natin, which is pinapakita nyo na meron tayong overlap or boundary errors. Dito hindi. Okay? So once you submit your map na nakaganyan, submit your map, babalik yan most probably as a sync error. Yung iba pinapaklear yan eh. Okay, huwag nyo ipaklear. Let us make sure lang, hanapin nyo yung error na yon. Kung hindi nyo mahanap, meron tayong isa pang tool po na pwedeng gamitin para dyan. Wait lang, hindi pa rin bumalik. Okay, na-submit siya. Bakit siya na-submit?
babalik ko na lang yun. So, i-update ko muna kay Sir Paulino yun na hindi siya nag-error para maayos mamaya. And then, guys, kung mayroon pa kayong tanong, tanong na kayo ngayon, kasi kung wala na, i-open ko yung tab na to. Sir, may question lang ako. Ano yun? Sir, yung sa bottom, yung footprint sa bottom, kahit hindi sila katama nung katabi niya, or hindi sila same ng label nung sa bottom side. Hindi magka-same ng label bottom side. Alin, nakasnap? Hindi po, sir. Yung pagkakalatag mo hanggang sa ground. Eto? Yes, yung footprints ng wall, sir. Chuck. Ah, yung footprint ng wall. Yung dapat pantay-pantay yung neighbor at saka yung label mo. Yun yung rules dati, di ba? Pag mag-press ka nyo nung, pag tinignan yung footprints ng wall. Yung footprint ng wall, which is? Yung base, Chuck, boss. Yung base? Oh, yung tinitingnan natin. Iba yun. Iba yung tab na yun. Actually, yung tab na to is parang 3D matching lang to. Nilipat lang sa dito sa software na to. Iba yung tab na yun. Naalala ko yun nung last pa yun. Yung unang-una na yun, dapat tinitingnan natin yung kung magkapareho sila yung base nila or yung height ng bahay, right? Kapag gumawa kayo ng multi-layer, like for example, this one, titignan nyo yan kung maganda yung height or tama yung height nila. Am I correct? Tama. Ngayon, hindi naman na kailangan yan, okay? Kasi this is just a regular 3D matching project. Four yan ginawa dito sa software na to. Matching. Ha? 4 frames pa rin. 4 frames pa rin yung matching, pero mas maganda ata dito sa 3D roof matching kasi as I notice, isang frames lang yung kailangan nating i-match and then the rest will follow na. Copy, boss. The rest will follow. Hindi na siya ganun kahirap i-match. And meron tayong 5 pixel error allowance. So, hindi rin yan ganun ka problema sa mga labelers natin. Kapag ganito, hindi naman to ano eh. Hindi naman to base ng bahay. This is just a roof ridge. So, kahit hindi yan mag-match, that is still good pa rin naman. As long as yung base ng bahay is matched. So, any more questions? Yung DOP ID, wala na yan. Nasagot ko na rin to, Nico. Okay na tayo. Again, isasend ko ulit dito yung ano update ng software para sa iba nang late or ngayon lang pumasok. Please update your software. Sino pa yung mga hindi nakapag-update ng kanilang software? Ang attendance. Attendance, magsasend ako right after kung wala na kayong tanong, kung wala na kayong problema. Guys, by the way, sa mga iba dyan na hindi pa nakapag-setup ng software nila, kapag for example, nag-setup kayo ngayon pa lang ng software ninyo tapos hindi nag-run yung software, nangingi ka ng mga G-dial or what, excuse, pwede nyo lang yan makuha sa regular repair software ninyo. Hanapin nyo lang yung doon, i-copy nyo lang, tapos i-paste nyo doon sa 3DR software ninyo. And that would solve the problem. Okay? So for now, if no more questions, magsasend ako ng attendance dito. Make sure to input your correct email and site names para i-verify kayo. Oh, na okay na. Wala na kayong tanong. Again, pwede na natin itong i-dismiss. Guys, sa mga kasama natin, please lang, huwag na kayo masyadong mga ano pa. Yung target building nyo lang i-capture nyo, huwag nyo i-capture yung iba, please. Kawawa din yung mga kasama natin, eh, if ever. Matuto kayong mag-capture ng sarili nyo lang na target building. Fill up the attendance and ayun. Pwede na kayo mag-left. Okay? Yes, boss. And then natin dito. Bye for now.